bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako na isasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ay hango sa karanasang ipinadala ni Joseph mula sa Ilocos Sur na sa ngayon ay nasa Dubai. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lamang ako sa pangalang Joseph, tubong Ilocos Sur ate, pero sa ngayon narito at nagbabanat ng buto dito sa Dubai. Masakit mang isipin, pero ito ang katotohanan ate. Mag-isa na lang akong namumuhay. Simula kasi noong ako'y magkaisip, lola ko na lamang ang nakagisnan kong kasakasama hanggang sa aking pagdating sa kolehiyo. Noong mga panahong yon, ay sakitin na rin ang aking lola. Kaya sa ayaw ko man at gusto, kinailangan kong maghanap ng part-time job upang matustusan ang aking pag-aaral maging ang pambili ng gamot ng aking sakiting lola. Bahala ka nang kumain. May natitira pang pagkain sa mesa. Huwag mo na po akong alalahanin, Lola. Ako na pong bahala. Pasensya ka na at hindi kita masikaso. Talaga kasing masama ang pakiramdam ko. Wala pong anuman, Lola. At isa pa, ikaw dapat ang inaasikaso ko. Kaya huwag mo na po akong isipin pa. Ako na pong bahala sa sarili ko. Oh, Siapo, bahala ka na ha. Kumain ka na at nang makapagpahinga ka na rin.
Alam kong pagod ka galing sa eskwela at trabaho. Opo, Lola. Matulog na kayo. Napainom ko na po kayo ng gamot. Kaya matulog na kayo. Para bukas, bumuti na po ang pakiramdam nyo. Lola, narito na po sa tabi ninyo ang pagkain para di na kayo mahirapan pang pumunta sa kusina pag nagutom kayo. Joseph, apo. Papasok na po ako. Gagabihin po ulit ako ng ubi mamaya dahil kailangan kong pumasok ulit sa trabaho pagkatapos ng klase ko. Nakakaawa ka na, apo. Lola? Kung hindi sana tayo mahirap. Hindi ka rin sana. Lola, ano ba? Huwag na po kayong mag-isip ng anuman. Hindi bali po at nagsisikap naman ako. Batid kong makakaahon din tayo sa hirap. Apo. Pasensya na po kayo. At kailangan ko kayong iwanang mag-isa dito sa bahay. Pero huwag po kayong mag-alala. Uuwi ako agad pagkatapos ng trabaho ko para maasikaso ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Bakit kaya ganito? Hindi maalis sa isip ko si Lola. Mula pa kanina sa universidad, hanggang ngayong nasa trabaho na ako, si Lola na lang lagi ang nasa isip ko. Kumusta na kaya? Ha? Nakabasag na ako ng baso. Ay, ano ba naman ito? Siguradong kaltas na naman ito sa sahod ko. Ang mabuti pa, linisin ko na bago pa may madisgrasya dito. Bawas na nga ito sa sahod. Siguradong papagalitan na naman ako nito ng amo ko. Pero hindi bali. Ang important, aray ko. Hala, nasugat na ako dahil sa nabasag na baso. Ang sakit. Lola, narito na po ako. Lola? Ha? Tulog na pala si Lola. Napakaingay ko pa naman. Buti na lamang at hindi nagising. Ang mabuti pa, iligpit ko mo. Ha? Bakit ganyan ang anyo ni Lola habang natutulog? Parang hindi na siya humihinga. Lola? Lola, gumising ka. Lola? Lola, bakit mo ko iniwan? Paano na ako ngayon, Lola? Lola?
second year college ako noong namatay ang aking lola na siyang kaisa-isa kong kasama sa buhay, Ate Emmy. Gustuhin ko man kasi siyang ipagamot noong mga panahong may sakit siya, wala rin akong sapat na panggastos para pang-ospital sa kanya. At ang isa pa, siguradong tatanggi rin ang lola ko dahil alam niyang ang pinag-iipunan ko ay ang para sa pag-aaral ko. Labis ang aking kalungkutan noong pumanaw si Lola, lalo pa at wala na akong kasama sa buhay. Mahirap man pero sinikap kong mamuhay mag-isa. Madalas pa akong gabihin noon galing sa trabaho, hanggang sa dumating ang pangyayaring ito. Panibago naman ang paligid ngayon dito sa lugar namin. Alas 9 pa lang ng gabi, pero tila madaling araw na dahil wala nang nakailaw na kabahayan. Hindi kagaya noon na pag ganitong oras, marami pa rin nakailaw na bahay. Epekto na yata ito marahil ng paggala ng mga sinasabi nilang NPA na naglipa na sa lugar namin. Nakakatakot na talaga. Lalo pa at sinasabi nilang hindi ko napansing may lalaki pala sa tabi. Madilim kasi. Diyos ko, hindi lang pala siya nag-iisa. May mga kasama pa siya. Anong gagawin ko? Kung iniisip mong tumakbo, huwag na lang. Mapapahamak ka. Ano pong kailangan niyo sa akin? Huwag niyo po akong sasaktan. Armado kaming lahat. Kaya huwag kang magkakamali kung ayaw mong mapahamak. Hindi po ako lalaban. Maawa po kayo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Sige, tara na sa bahay niyo. Ano pong gagawin natin sa bahay namin? Malalaman mo pagdating natin doon. Tara na. Saan ang matandang kasama mong nakatira rito? Nag-iisa na lamang po akong nakatira dito. Wala na po ang lola ko. May ilang buwan na rin po siyang pumanaw. Sinabi ko naman huwag mo kaming linlangin. Mapapahamak ka lang. Nagsasabi po ako ng totoo. Patay na po ang... Maling! Huwag! Huwag po, nagsasabi po ako ng totoo. Ayaw mong masaktan. Sabihin mo kung nasaan ang lola mo. Maawa kayo sa akin. Alam mo bang espiya ng pamahalaan ng lola mo? Kaya ilabas mo siya. Wala na po ang lola ko. Patay na po siya. Matigas talaga ang ulo mo. Mga kasama, halugugin ang bahay na ito. Hanapin ninyo ang matanda o kahit ano pa mang dokumentong nagpapatunay na sila ay espiya ng pamahalaan. Halugugin ang bahay. Thank you.
pinapangarawan nyo na po. Batid po ninyong walang katotohanan ang sinasabi nila tungkol kay Lola. Kahit sirain nilang lahat ng gamit namin, wala silang makikitang magpapatunay na SPA ang lola ko dahil walang katotohanan yun. Huwag lamang po sana nilang maisip magpanggap na may nakita silang ebidensya tungkol sa paratang nila sa lola ko para lamang magkaroon sila ng dahilan na saktan ako. Huwag niyo po akong pababayaan, Diyos ko. Parang awan niyo na po. Huwag sana nilang maisip magtanim ng peking patunay na espiya ang lola ko. Huwag po sana. Parang awan niyo na po. Tulungan po ninyo ako, Diyos ko. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong pababayaan. Pinuno, mukhang nagsasabi ng totoo. Talagang wala na ang matanda. Nakakita kami ng mga larawang magpapatunay na patay na ang matanda. Nailibing na. Ganun ba? Ebidensya. Mga dokumentong magpapatunay na espiya ang lola niya. Yun ang kailangan natin. Nahalughog na namin ang buong bahay, Pinuno. Pero talagang wala kaming nakita. Ano nang gagawin natin, Pinuno? Hindi pwedeng wala tayong mahihita sa ating pagparito, Pinuno. Kaya kunin ang lahat ng mapapakinabangan natin. Masusunod, Pinuno. Mga kasama, kunin lahat ang mapapakinabangan. Magpasalamat ka at napatunayan naming nagsasabi ka ng totoo. Sinabi ko naman po, kaya parang awan nyo na. Huwag nyo na po akong saktan. Maawa kayo. Ito ang tandaan mo. Huwag na huwag kang magsusumbong sa kapulisan. Ginagawa lamang namin ang nararapat para sa kilusan. Ang lahat ng ito ay para sa revolusyon. Kaya huwag na huwag kang magsusumbong sa mga kinauukulan. Naiintindihan mo ba? Opo, opo, opo. Hindi ako magsusumbong. Hindi po. Hindi ako magsusumbong. Dinaanan ng pinakamalakas na unos ang bahay namin ng aking namayapang lola matapos maghalughog ang mga taong labas, Ate Emmy. Nagkabasag-basag ang mga naiwang gamit ng aking lola. Kalat-kalat ang mga damit at iba pa dahil lahat ng nakita nilang lagayan ng kagamitan ay kanilang binulatlat. Ngunit wala silang napala. Dahil talaga namang walang katotohanan ang kanilang paratang sa aking namayapang lola. Pero bago sila umalis, ay kinuha nila ang naitabi kong pera na para sana sa aking matrikula. Maging ang mga kama at iba pang maari nilang pakinabangan ay hindi nila pinatawad. Pagkatapos, binantaan pa nila akong huwag magsusumbong sa kapulisan.
Galit na galit ako ng mga oras na yon at sobrang sama ng loob ko. Kaya kinabukasan ay nag-report ako sa barangay. Naging biktima ka rin pala ng mga masasamang loob na taong labas. Ano pong ibig niyong sabihin, Kapitana? Hindi ikaw ang unang pinangyarihan ng ganyan, Joseph. Huh? May mga nauna na sa'yo. Mapalad ka pa nga at hindi ka nagaya sa iba nilang biktima. Kapitana? Ang iba nilang biktima, hindi pinalad dahil kinitlan nila ng buhay. Ano? Ang katotohanan, nagsasagawa na ng imbestigasyon ng kapulisan patungkol sa grupong yun ng mga taong labas. Kapitana, tulungan niyo po akong lumapit sa kapulisan. Kailangan ko pong i-report ang nangyari sa akin. Yan talaga ang nararapat gawin. Sige, sasamahan kita sa mga kinauukulan. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang masamang gawain ng grupong yun. Kailangang mawakasan na ang kanilang kasamaan. Salamat at naglakas loob kang iulat sa amin ang ginawa sa iyo ng mga taong labas. Sa totoo lang po, takot na takot pa rin ako hanggang ngayon. Naiintindihan kita. Pero ito ang pinakatamang gawin. Ang iparating sa amin ang kawalanghiyaan ng mga tao yon. Tulungan niyo po ako. Parang awan niyo na. Kailangan pong mahuli ang mga taong yon. Huwag kang mag-alala. Ginagawa namin ang lahat para madakip ang mga taong yon at mabuwag ang kanilang grupo. Hindi pumapayag ang pamahalaan na maglipa na ang mga kagaya nila dahil walang kapayapaan habang sila ay malayang nakakagala. Sir? Kailangan mong lagdaan ang iyong salaysay at umasak ang gagawin ng pamahalaan ang lahat para mawakasan na ang kasamaan ng mga taong labas. Salamat po, Diyos ko. Kahit papaano, nakapag-ayos na rin ako rito sa loob ng bahay. Natagalan din ako sa paglilinis sa mga kalat at basag-basag na mga gamit dahil sa mga taong labas na yon. Mabuti na lamang... Diyos ko! Hindi ka rito! Anong gagawin niyo sa akin? Sabihan ka na namin noon na huwag kang magsusumbong sa kapulisan. Pero matigas ang ulo mo. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong... Sige, parusahan ang taong ito. Totoong hindi kayo espiya ng namayapa mong lola. Pero dahil sa pagdulog mo sa kapulisan at pagsuplong mo sa amin, isa kang kakampi ng pamahalaan. Kaya dapat kang parusahan. Parusahan siya! Thank you.
Naririnig mo ba ako? Joseph? Kapitana. Ako nga. Naku, mabuti na lamang at hindi ka nila tinuluyan. Masakit po ang buong katawan ko. Dahil sa pambubugbog sa'yo ng mga taong labas, malubha ang mga sugat mo dahil sa kanila. Nilapatan ka lamang namin ng paunang lunas, pero kailangan kang madala sa paggamutan. Inutusan ko na ang kagawad ko para kumuha ng masasakyan. Dadalhin ka namin sa ospital. Kailangan mong magamot, Joseph. Noon ay katapusan ko na Ate Emmy, pero nagkamalay ako kinabukasan habang inaasikaso ng mga opisyal sa aming lugar. Masakit man para sa akin, hindi ko kinayang nagtrabaho hanggang sa tuluyan na akong nasisante at kasunod dito ang tuluyan kong pagbagsak sa pag-aaral dahil sa dinanas ko sa kamay ng mga taong labas. Minabuti kong lumayo sa aming lugar at nakarating nga ako sa Maynila. Doon ko natutunan ang sistema sa pag-recruit ng mga makakaliwang grupo sa pamamagitan ng mga unyon na pilit kaming hinihikayat noon para sumapi sa kanila. Pero hindi na nila ako malilinlang dahil alam ko at naranasan ko na ang tunay nilang gawain. Puno ako ng pagkamuhi sa grupong yon dahil sinira nila ang katiting kong pag-asa noon upang makatapos ng kolehiyo. Alam kong habang buhay ko nang ipagluluksa at daranasin ang tromang idinulot sa akin ng kanilang maling paniniwala at walang kwentang ideolohiya. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataong makapangibang bansa, at hanggang ngayon ay naririto nga ako sa Dubai. Maraming salamat sa pagbibigay buhay sa aking kasaysayan, Ate. Lubos na gumagalang, Joseph. Joseph, sadyang napakalupit ng sinapit mo sa mga mapanlinlang at mararahas na taong labas. Mabuti na lamang at walang mas masamang nangyari sa'yo at hindi ka natulad sa iba nilang naging biktima. Asahan mong makapagbibigay babala ang iyong kwento para hindi na makapanlin lang pa ang mga grupong kagaya nila, at sana nga ay tuluyan ng mawakasan ang masama nilang gawain. Muli, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isip.